Hi guys, welcome dito sa aking channel. This reading is for collective, for anyone who can resonate sa reading nito. This is a love reading for collective. Let's set your energy. What? You are thinking of someone, nag-imagine ka sa person na ano? May ano siya, may karelasyon siyang iba, or this person is an person na maaaring marami siyang kadil, or may iba siyang person maliban sa'yo, or else maaaring hindi mo to person, or you're thinking of someone na gusto mong pangasawa, no? Yung kumbaga ini-imagine mo dito na asawa mo siya, or yes, na masaya kayong magkasama. Yung parang nade-daydreaming ka ba? Pero itong person na to ay mukhang ano to eh, salawahan, or kung hindi man, meron lang siya talagang person na, or meron siyang karelasyon yung person na to. So, let's see kung meron ba kayong relationship nito. Let's see. Or talagang type mo lang siya, or in love ka lang sa kanya. Pero you embody the Queen of Pentacles energy, which is stable. And you're living a comfortable life, no? Na nabibili mo yung mga gusto mo. And mukhang contented ka naman sa buhay mo, guys. Gusto maging ano ka eh, maging asawa na itong person na iniisip mo. Let's see kung may relasyon ba kayo. Wala. Wala naman kayong relasyon. And wala kayong relasyon yan. Mukhang ano lang, ini-imagine mo lang siya, no? Type mo lang siya, or talagang siya lang yung person talaga na ideal partner mo ba, no? Yung sa bagay, madaming ang mag-asawa nagkakahiwalay. So, malay mo. Yun nga, mag-asawa nagkakahiwalay, no? Pag hindi nagkasundo, ano? Ano pa kaya yung kung girlfriend niya pa lang, or boyfriend niya pa lang yung, di ba, yung person niya dyan? So, may pag-asa ka pa, guys, no? Kung talagang yan yung ideal partner mo, yung person na yan. And so, hindi, guys. Wala kayong relasyon itong person na to. Pero you keep thinking of this person na kahit anong iwas mo ay iniisip mo siya, no? Palaging nagpe-playback sa isipan mo. Parang sirang plaka. Parang ganun ba, no? And dati, siguro guys, ilang beses ka na naghabol sa person na yan, or nagpakita ng pagkagusto sa person na yan, no? Ilang beses ka na nagtry na, ipakita sa person na yan, or baka minessage mo yung person na yan, no? Nagpakita ka ng interest sa person na yan. And yung person na yan ay lumalayo, no? Lumalayo ng lumalayo sa iyo. Parang hinabol mo pa yan noon, no? May mga times na lumalayo siya, or parang hindi ka pinapansin, or yes, hindi niya nakikita yung effort mo, yung feelings mo para sa kanya. Pero ilang beses ka nag-try dyan eh, sa person na yan eh. Kasi siya yung ideal partner mo, siya yung ini-imagine mo to be with, yung person na yan. So, let's see your feelings towards that person. Oh, check. Layo. Your feelings is the Hanged Man in the reverse. Ang layo lang pinuntahan ng the Hanged Man.
ako, yung pinahabol ng The Hangman. Oh. Ayun. And we have here this card na the Star. So, gusto mong mag-take ng action sa person na to. Hopeful ka pa sa person na ito, guys, no? Kahit na may... kahit siguro na... siguro hindi mo alam na may someone na yung person na to. Or kung alam mo, ay parang hindi ka nawawala ng pag-asa. Sabagay nga, di ba? Sabi ko kanina. Yun nga, kahit mag-asawa, nag-iwalay pa nga, no? Pag hindi nagkasundo. So, malay mo, pag nagkahiwalay sila ng person niya, baka girlfriend niya lang yan, or boyfriend niya lang yan, no? Malay mo, pag nagkahiwalay sila dahil sa hindi sila nagkakasundo, huwag mo lang paghiwalayin, no? Hayaan mo lang sila maghiwalay kung hindi sila match talaga. And then, it's your, ano na, time to show up, to pursue. And the Star, hopeful ka, guys, eh. Umaasa ka na magkaroon ng tamang panahon sa inyo or chance to be with this person na kayo yung magkatuluyan. Gusto mong bumawa ng action dito, eh. Ayaw mo nang yung nakahang ka lang na wala kang ginagawa, no? Sa connection mo or sa person na yan, no? So, let's see yung feelings ng person na to towards you. Kasi, maaaring nakausap mo na tong person na to kasi mga ilang beses mo yan na parang siguro nag-flirt ka dyan, no? Pa-flirt-flirt ka tapos parang ano lang, parang baliwala lang or lumayo yung person na yon or parang hindi ka naging parang wala kang worth sa person na yan. Parang ganun ba? No, pero still umaasa ka pa rin sa person na yan. So let's get more card here. Feelings ng person na yan towards you. Ito na nga lang. The Star and wow, hopeful naman yung person na to na kumbaga open naman siya sa possibility yung person mo na to, yung iniisip mong person na to na magkaroon ng chance sa inyong dalawa or to be with you, no? Kumbaga open siya, hindi niya sinasara yung pintuan niya or hindi siya, kumbaga siya yung person na pagdating sa'yo, hindi siya yung nagiging ano dito, choosy or tinataboy ka. No. Itong person na to ay kumbaga kung sa mga options niya, may mga options siya, isa ka sa mga options niya nitong person na to, no. And this person is believing na maaring isa ka o ikaw yung isa ka sa parang nagandahan or nagwapuhan ng person na to, no? Or parang na-attract siya sa looks mo, sa katawan mo, sa body figure mo or sa personality mo, no? And mukhang yung person na to, guys, ay parang ano, eh, parang tingin niya nadadala ka ng mga sinasabi ng maring family mo or sa mga tao sa paligid mo. Kumbaga na-influence, na madali ka ma-influensyahan or na-influensyahan ka ng mga tao sa paligid mo, close friends, loved ones, no? Na parang minamaliit siya or dinidiscriminate siya or yung hinuhusga niya yung pagkatao niya. Tingin niya naniniwala ka dun sa mga yun, no? Kaya siguro umiwas na yung person na yan. And then, yun, nakatagpo siya ng baka isa ka dun, no, sa iniwasan ng person na yan or lumayo yung person na yan. It's because
may mga judgmental sa kanya, no, sa personality niya with this card. Kaya ayun, nakatagpo siya ng another person or persona who she or he can rely. What else? Yung kumbaga, yung person na malapit or possible, or yung talagang ipinuwerso siya, no? Yung tao na nandyan sa tabi niya. Kumbaga, makare. Yung person na yan kasi mukhang kailangan niya talaga ng company or, no, yung ano ba, yung someone in life to be with, yung person na yan. So, let's get more card kung saan ba patungo or papunta yung ano na yan, connection yung dalawa. The Justice. And someone here is guarded. So, parang may trust issue at defensive sa feelings. Takot masaktan. And ayaw magtiwala. Parang gusto mo ng ano eh, magkaroon ng balance inyong dalawa, no? Or gusto mo ng justice sa pamagitan na i-meet up ka ng person na yan. Or kapag gusto mo siyang kausapin, kausapin ka din niya, no? May balance and reciprocation. Yung kung hinahabol mo siya dati, ay gusto mo yung pag di ba nakatalikod siya, gusto mo yung harapin ka niya, no? And bumalik. Parang ganun ba yung justice na gusto mo dito? Kasi you really want this person. Ano pa yung nagustuhan mo dito sa person na to? Di mo alam. Mukhang madami ka nagustuhan sa person na to. Maring, pero ano kay, confused ka eh. Kung ano ba talaga yung nagustuhan mo. Talaga attracted ka lang sa person na to, guys. Ayun, no? And gusto mo lang talaga siya. No, gusto mo siya. May feelings ka sa kanya. Attracted ka sa looks niya. Sa personality niya. Sa pagiging charming. Or smart mang damit-damit yung person na yan. And so desiring yung person na yan. At parang simple lang. Pero attractive. No? Seductive and mukhang creative pa. Mukhang ano siya, goddess para sa iyo. Parang ganun. Or a god kung babae ka. Parang ano ba? Yung sa mga Greek mythology, parang mga ganun. No? So, let's see yung possible outcome for the both of you. More cards. Baka magkaroon ng ending or dahil si gusto mo ng justice or baka sumbatan mo yung person na to, no? Na bakit ka lumayo nung ano, beto ganyan. Nung baka sumbatan mo siya, magalit yung person na to. Mag-away kayong dalawa, no? With the Five of Wands. And we have here the World. So, para may completion dito. Clarification of the World. The World card. The Temperance, guys. See? In the reverse. So, yun pala.
end na yung cycle na both of you are healed, no? Kumbaga, na-healed na kayo or maaaring yung person mo sa mga pinagdaanan niya in life, maging ikaw din, parang nagkaroon nga ng stagnancy, no? Na walang movement, walang improvement sa situation ninyo ng person na to, no? Parang hindi siya nag-level up. Pero someone here will take action na, no? Parang lalabas na siya sa shell niya, and then possible na ikaw, no? Maring hindi mo na direct yung person mo dati na gusto mo siyang makarelasyon or mapangasawa, no? Kung mas malakas yung loob mo, gusto mo nang sabihin yung mapangasawa, kasi talaga ini-imagine mo na gusto mo siyang mapangasawa, no? Ini-imagine mo na nga, guys, na asawa mo na, no? Na spouse mo na, na ano mo na, partner in life, no? Masaya kayo, ganun. Mm-hmm. Kasi gusto mo na stable new beginning with this person. Ayun, no? So, let's see kung ano yung magiging result nito, para alam natin kung tama ba yung magiging result nito, kung beneficial ba sa'yo, or kung positive ba yung outcome or negative. Stability and the beginning. See, the person na po ay willing din, willing to be in a relationship with you. Siguro, guys, pag wala na yung third party, no? Mahirap naman kung guluhin. Meron na siyang person. Pero, kasi may third party, di ba kanina? Meron, meron siyang karelasyon. Wala naman siyang relationship with you, sa'yo eh. Kumbaga, pag pumasok ka sa buhay niya na may person pa siya, ay magiging third party ka ng person, yun lang. Love triangle na yun. And we have here the King of Pentacles. So, stability, guys. Pero, yun nga, mabagal to, guys, yung pag-grow, ha? Slow and steady yung person na to. Kasi nga, mukhang ano pa to, no? In a relationship pa siya, at saka may mga responsibility siya. And, pero possible is new beginning, no? Mukhang magkaroon ng new beginning talaga dito. Mukhang hindi naman nag-close ng door yung person na to sa'yo. Meron dito kanina. Yun, di ba? Yes. So, ayun lamang for this reading right now. Sa mga baguhan po dito sa aking channel, please do subscribe. At huwag po ninyong kalimutan i-click ang bell button. Sa ganun mo notify kayo sa masusunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box. Lalo na sa mga nakaresonate sa reading nito.